Hello, lovely soul. How are you? So, welcome sa aking channel. So, kung hindi ka pa nakasubscribe, is maglalambing ako sa'yo. Pasubscribe naman, okay? And, i-press mo na rin yung notification bell para every time na mag-upload ako ng bagong video ay manonotify ka. So, thank you for doing that. Ngayon, ang isi-share ko sa inyo ay gusto kong sabihin sa inyo na pwede nyong i-involve sa daily life nyo ang inyong guardian angel. Kailangan lang bigyan nyo sila ng permission para pumasok sa inyong buhay, okay? So, ganito yung experience ko. Kasi, umpisa nung ginaguide niya ako is talagang in-involve ko na siya sa daily life ko, sa everyday activities ko. So, in-involve ko na siya. Kasi, ang kasama ko kasi is isa siyang, alam mo yung taong madaling magalit. So, ganun siya. At saka, yung kukontrolin kanya. So, ganun. So, siguro kung ikaw ang nandito, eh, baka sumuko ka na ano. So, dahil sa in-involve ko yung aking guardian angel sa aking daily life, sa aking daily activity, ay nakakayanan ko yung makisama sa ganong klase ng tao. At saka kahit ganong klaseng tao siya, is minahal ko na siya kasi tinanggap ko kung ano yung ugali niya, kung anong klaseng tao siya. Kasi diba, ang mga tao naman is iba-iba. Iba-ibang ugali. So, tinanggap ko na kung ano yung katotohanan sa kanya. So, ganito yung ginagawa ko. Kasi pagka mayroon akong nagawang hindi niya nagustuhan, yung kahit napakaliit na bagay lang, magagalit agad yan siya. At saka yung marami siyang sasabihin na masasaktan ka. So, ang ginagawa ko pag ganun is, tinatawag ko yung aking guardian angel. Sa mind ko lang, syempre alam nga namang sabihin ko na nakaharap siya, di ba? So, sa mind ko lang, sinasabi ko na, my guardian angel, please transform this energy into love and light. So, ganun yung ginagawa ko. Kasi, napakahirap yung kapag nagagalit siya, tapos nagagalit din ako kasi na-adapt ko kung ano yung emotion niya dahil empathic nga ako. So, di ba napakahirap ng ganun? So, kaya ganun yung ginagawa ko. Every time na nagagalit siya, yung marami na siyang mga sinasabi, tinatawag ko na yung aking guardian angel. Sa mind ko lang ha, pinapatransform ko yung energy into love and light. So, ganun yung ginagawa ko. And then, yung minsan naman yung sinasabi ko sa guardian angel ko na i-remind niya ako sa mga bagay na dapat kong gawin kasi minsan nakakalimutan ko sa dami ng mga, minsan lalo na kapag yung maraming mga problema na ipinapasa sa akin, sa pamilya, ganun. Nakakalimutan ko yung mga dapat kong gawin sa trabaho ko. Kaya sinasabi ko sa guardian angel ko na i-remind niya ako sa mga dapat kong gawin. And then, bigla na lang pumapasok sa isip ko yung mga bagay na dapat kong gawin kapag oras na ganun. So, yun. Kaya, umpisa nung ginaid niya ako, talagang in-involve ko na siya. And then, yung kapag yung may mga hinahanap akong bagay, yung halimbawa, nakalimutan ko yung susi kung saan ko inilagay. So, sinasabi ko sa guardian angel ko, please, tulungan mo akong hanapin yung susi kung saan ko nailagay. And then, bigla ko na lang naiisip kung saan ko nailagay yung susi. So, ganun. In-involve ko na talaga siya sa buhay ko. Kaya, ganun ang gawin nyo. Kasi kapag ginawa nyo yung ganun, magiging madali ang buhay nyo. Okay? Magiging masaya rin kayo. Kasi masayang kasama yung mga guardian angel. Yung kahit na yung mainit yung ulo mo, yung bigla ka na lang, kapag naiisip mo na mayroon kang kasamang guardian angel, kapag naiisip mo na mayroon kang kasamang banal na connected sa heaven, biglang nagbabago yung mood mo. Okay? Biglang mababago yung mood mo.
So kaya ganun ma madali madaling ma madali magiging madali ang buhay mo kapag ininvolve mo yung inyong guardian angel sa daily life mo. Okay? So yun lang. Thank you. Thank you for watching. I love you. Bye-bye.